mga papi. So mga paps, balik nga tayo dito sa EDSA. I-check nga natin ulit kung ano na nga ba talaga sitwasyon ng traffic update dito. Well, mga paps at mga ma'am, hindi naman po sa nagiging bias ako or what, no? Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung mga pagbabago nga dito sa may EDSA. At araw nga pala ng Martes ito nung nakuwanan ko, kasalukuyang alas 4 po. At meron nga lang po akong kukunin dito sa parteng Makati. Kaya kasama na rin po ang pagpasyal natin dito sa may Ayala Avenue at sa Makati Avenue. Nang sa ganun nga ay makita nyo nga po ang itsura nga ng Makati sa ngayon. So maiksi lang po ang biyahe natin ngayon. Dito nga lang po tayo sa bandang Magallanes at i-exit nga po tayo ng Ayala Avenue. Well, maiksi man or mahaba, importante pa rin na ma-deliver ko sa inyo kung ano nga ba mga nagbago na dito sa lugar na ito, lalong-lalo na dito sa EDSA. And in fact, isishare ko lang po sa inyo, nung ako'y nagkatrabaho pa nga dyan sa may parting Ortigas at dyan sa may BGC nga, ay ang EDSA noon ay walang pinipiling oras. Kahit anong oras, palagi pong traffic. Dati-dati nga po, dyan palang banda sa may Taft Avenue, dyan sa may papuntang MOA, simula po dyan ang traffic hanggang doon na nga po sa kaduluhan nga ng EDSA. Pero ito nga mga paps at mga ma'am, makikita po natin ang pagbabago nga dito. Malaking factor din po talaga siguro yung ginagawa nga na or nagawa na na Estrella Pantaleon Bridge at yung sa may BGC Ortigas Link Bridge. So kahit papano po, may factor po yun para nga ma-decongest yung traffic dito sa EDSA. Okay mga paps at mga ma'am, sana nga po ay huwag nyo akong i-quote kung ang nakikita nyo sa aking vlogs ay yung EDSA nga ay walang traffic. Maaari pong nakakatsamba lang ako or maaari rin po yung iba sa inyo ay still nai-experience pa nga rin ang traffic dito sa EDSA. So mag-comment lang po kayo kung ano ba talagang experience nyo dito sa EDSA mga paps at mga ma'am. At syempre, kasama na po ang konting gala dito nang sa ganun nga, yung mga matagal nang hindi nakakapunta dito sa may Ayala Avenue, makita nyo nga po kung ano na bang itsura dito nga sa parteng Makati. So after po sa Ayala Avenue, kakana naman po tayo sa Makati Avenue. We'll be right back.
So from here nga sa Makati Avenue, makikita nga natin yung bagong building ni Donald Trump. Ayan, yung sa tapat, yung sa kaliwang side na color silver. Yan po, bagong gawa nga lang yan at napakalaki nga. Well, mga paps at mga ma'am, tayo may inasikaso nga lang dito sa Makati. At later on, ipapakita ko na nga po yung video or vlog nga naman from Rockwell hanggang pa southbound nga ng EDSA. So after nga ng chores natin, eto na po tayo, southbound na nga po, pauwi na po ng Cavite from Rockwell, EDSA, hanggang paakyat na nga tayo ng pa South Luzon Expressway ulit. Again, ang oras na nga po dito ay mag-aalas 5 po ng hapon. Again, mga paps at mga ma'am, huwag nyo po sana akong i-code kung nakikita nyo lang po ay yung walang traffic. Maaari nga lang po, uulitin ko, ako'y nakakatsamba lang palagi pag ako'y naandito sa parteng Manila. Again, importante po ang comment ninyo nang sa ganun, malaman nga po ng ating mga kasamahan kung ano na nga ba talagang sitwasyon dito sa traffic nga sa EDSA. At isi-share ko nga lang pala, yung bus lane dito sa part ng Ayala Avenue, pwede nga pong pumasok ang mga private vehicles dito. So again, EDSA decongestion project, kasama dito ang bus lane nga sa EDSA. It's quite effective. And then syempre yung Pantelion Bridge o Pantalion Bridge, tsaka yung sabay BGC Ortigas Link Bridge. So, yun nga po yung mga factor na nagde-decongest ng traffic dito sa EDSA, and especially, syempre, yung ating Skyway Stage 3. So, ito mga paps at mga ma'am, papakita ko lang po sa inyo na tayo papasok nga dito sa may bus lane nga, dito sa may Ayala Avenue, at pwede nga pong pumasok ang private vehicles dito. But then again, sa right side, yung sa labas ng lane na ito, makikita po natin na hindi naman din po ganun ka-traffic. Moving naman po yung traffic nga dyan sa kahit sa labas itong bus lane. So far, so good po para sa akin. At syempre, aside nga dito sa bus lane, tulad ng nabanggit ko, Pantalion Bridge, BGC Ortigas Bridge, at yung Skyway Stage 3 nga, to decongest EDSA, para nga po mapagaang yung biyahe natin at ang pagko-commute. At syempre, kasama rin yung mga train systems, like itong MRT7 nga, na ginagawa na, at syempre yung Metro Manila Subway. So gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat nga po ng manggagawa natin na patuloy nga po ang paggawa kahit may pandemya para nga po matapos na itong mga projects na ito.
So yun nga mga paps at mga ma'am, ito nga po yung update ko sa EDSA. So far, so good naman po for me. At then again, don't quote me on this. Ang sabi ko nga po, maaaring nakachamba nga lang po ako dito tuwing dumadaan po ako ng EDSA. At very much appreciated ko po mga paps at mga ma'am yung mga comment ninyo kung ano nga bang tunay na experience nyo dito sa EDSA. Comment nyo lang po down below nang sa ganun malaman ko po at malaman ng iba natin kasama. So until sa mga next update nga natin dyan sa Southbound, at kung may time nga po tayo, syempre mag-update din tayo dito sa part ng NCR. So sana nga po nag-enjoy din kayo dun sa konting pasyal natin dun sa Makati area. So mga paps at mga ma'am, ingat po sana kayong lahat. God bless po. Syempre alam nyo na. Thank you!